Hello Leo, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome guys. Alamin natin Leo kung ano ang messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. General reading to, so pwede kang makaresonate. Leo. Kumuha tayo dito ng 3 cards, pero ang daming barahang lumabas, busong lumabas. Kunin natin ito lahat. Leo, ito ay para sa inyong weekly tarot simula March 11 hanggang 17. First card natin is Lessons and Blessings. Next is Wars and Battles, Authority Figures and Vows. Nako. Leo. Nakikita ko si Leo dito na posibleng may kasalukuyan kang problema or pwedeng may mga competition, pag-aaway, sangkot ka sa isang kaso kasi mayroon ditong authority figures. Pwedeng may mga pinagdadaanan. Mahirap magsalita dito, diba? Kasi baka may mga sensitive na Leo na talagang may pinagdadaanan sila sa ngayon. Baka masagi natin yung inner wars and battles nila. Pero, sige, meron sa inyo dito, Leo, na masaya. Masaya yung face nyo sa labas, lalo na yung mga tao sa paligid nyo. Pero, sa inner self mo, on wars ka in battles. Parang walang katahimikan ba? Feeling mo walang peace and harmony? Feeling mo, hindi mo alam kung saan ka dadalhin netong ng mga nangyayari sa buhay mo. Yung iba sa inyo may mga in denial na tawag dito, anxiety. May in denial na anxiety, depression, especially kung ikaw ay Leo na malayo ka sa pamilya mo. Like, yung makita mo lang yung pamilya mo pag may okasyon. OFW na Leo or pwedeng Leo na nasa malayong lugar. Walang kasama, siya lang. Pwedeng stress na siya, wala siyang pwedeng yung ang mga kausap niya is mga superficial, 'di ba? Kasi mahilig ka sa social media, so pwedeng lahat ng social media accounts meron ka or platform ginagamit mo. So marami kang friends, marami kang mga kausap or marami kang followers, pero ang problema dito, hindi mo naman talaga sila totoong kaibigan, 'di ba? Lessons and blessings, sinasabi ng baraha sa'yo dito na anuman itong pinagdadaanan mo sa ngayon, marirealize mo na isa itong leksyon sa buhay mo. Diba? Parang, yung realization mo sa ngayon is, feeling mo lang may mga iba sa inyo na pinagdadaanan ng karma, bad karma. And yung iba sa inyo dito is parang feeling nyo may maganda din na nangyari sa mga nangyayari sa iyo sa ngayon. Etong vows na to guys is yung parang chastity, yung pagiging honest. Sinasabi ng baraha sa iyo dito, yung lessons and blessings dito is marirealize mo na napaka-importante yung pagiging totoo sa sarili. Marirealize mo na yung talagang kaligayahan, yung peace and harmony sa buhay, ay makukuha natin yan talaga sa taong nagki-care sa atin ng bonggam-bongga, hindi yung superficial. Okay? So, yan ang nakikita natin, guys. Mahirap magsalita dito eh, kasi pwedeng yung iba sa inyo dyan, may kasong kinakaharap, or pwedeng inihabla kayo. O may pinagdadaanan kayong karma. Sabi na eh. Rejection and temptation. So, nakikita ko sir dito na yon. May mga Leo dito na parang under attack sila ng temptation. Relationship man, if ever na in a relationship ka, lalo na kung may asawa ka, babae kang Leo, hindi rason yung dahilan na malayo ka sa pamilya mo para
mag-entertain ka ng other person. Kasi kung makikita mo dito, etong vows na to is either kasal ka, legal, sa pare, sa church, sa civil, diba? So, mag-iingat tayo kasi pwedeng under attack ka ng temptation ng the devil, na pwedeng feeling mo, dahil malayo naman ako sa asawa ko, sa girlfriend, sa boyfriend, pwede akong magkaroon ng third party. Rejection. Kailangan mo reject ang temptation. Okay? Ano man ito na pinagdadaanan mong temptation sa ngayon, kailangan mo siyang i-reject kasi posibleng daanan ka talaga ng lessons and blessings na to. Daanan ka talaga ng karma. It's either good or bad karma. Okay? So, kailangan mong maging matalino ngayong linggong ito. If ever may mga pagkakataon na kung lalaki ka, may nangaakit sa'yo, and kung babae ka, kailangan mo ng pera, tapos may manligaw sa'yo na may pera, nako, mag-iingat ka. Lalo kung may asawa ka, reject the temptation. Tingnan mo, oh. Diba, Leo? May mag-offer sa'yo ng pera, pwedeng may manliligaw ka na mayaman. Or pwedeng may isang tao dito na kapalit ng relationship is trabaho. Okay? So, comment down below if resonated ka dyan. Sabi ko na eh. So, yun. Nakikita natin dito, Leo, na may iba din sa inyo dito na sobrang excited. Sobrang excited sa bago mong trabaho. Or pwedeng excited ka sa pupuntahan mo. Pwedeng lilipat ka ng trabaho. Or pwedeng tataas yung sweldo mo, tataas yung position mo sa trabaho, or kailangan mo mag-travel para makuha kung ano man itong perang ito. Nakatingin ka sa future mo, diba? Nakatingin ka sa future mo, or parang etong ginagawa mo sa ngayon is, ginagawa mo siya dahil gusto mo magkaroon ng magandang future. Parang may naano ka dito, napipredict ka. Excited ka kasi may prediction ka dito eh. Pero, yun na nga, sinasabi ng Bra sa'yo dito na make sure na yung ginagawa mo sa ngayon, Leo, ano man ito, is pwedeng magbigay sa'yo to ng prosperity na abundance sa lahat ng area sa buhay mo, hindi pagbagsak. Okay? So, etong dalawang barahang to is related to dito. Pero etong, eto naman is iba to. May mga Leo na posible excited lang sila sa bagong trabaho nila, sa bagong sweldo, sa bagong pagtaas ng posisyon or sa future. Pero may mga Leo din dito na sobrang nasa ano sila, self-sabotaging na state. Diba? Parang ano, wala nang kapit sa patalim kasi maraming utang, maraming problema sa pera. Siguro nakapag-asawa ng tamad, walang trabaho. So, siguro ano, yung last resort niya is tanggapin yung mga indecent offers, parang ganun, kung ganito or ganyan. So, ikaw lang nakakalam dyan. Thank you for watching and see you again. Bye!